Pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang Salita ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko pong batiin ang mga patuloy na sumusubaybay po sa ating araw-araw na pagninilay ng salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Nais ko pong batiin yung mga nasa Italia, mga kababayan natin sa Italy, sa Hong Kong, sa Amerika, sa Middle East, sa Taiwan, sa Australia, sa Japan, at sa iba't iba pa pong bahagi ng mundo. At sa atin pong mga kababayan dito sa Pilipinas, nais ko pong yakapin kayo ng mahigpit at mainit na yakap ng pag-ibig at kapayapaan ng ating minamahal na Panginoong Hesus. Nais ko po kayong patuloy na anyayahan na subaybayan ang ating mga pagninilay dito po sa Ang Salita ng Diyos, Ang Salita ng Buhay sa TV Maria Fields. Ngayon pong panahon ng Adbyento, ibinibigay po sa atin si Juan Bautista na huwaran natin, kaagapay natin sa paglalakbay at paghahanda, sa pagpasok sa disyerto ng Adbyento. Si Juan Bautista po sinasabi sa atin na mayroong mga bundok at lambak na dapat tibagin. May mga daan na dapat napatagin sa ating buhay. May mga bundok ng pagmamataas at kawalang pagpapatawad, mga bakubakong daan ng kasalanan. Ito po yung mga dapat nating harapin ngayong panahon ng Adbyento. At si Juan Bautista po ang kasama po natin sa ating paglalakbay. Ano po yung unang hamon ng Adbyento? Ipinakilala si Juan Bautista na dakila sa lahat. Ang hamon po ng Adbyento at si Juan Bautista ang ating huwaran, isang makatotohan ng paghahanda. Makatotohan ng paghahanda. Alam niyo po, napakalakas ng tukso kay Juan Bautista na angkinin yung pagiging Mesiyas. Ang tagal-tagal din po kasing naghintay ng bayan ng Israel ng Mesiyas. Kaya akala nila, si Juan na yung hinihintay nila. E napakadali naman pong magkunwari.
napakadali namang angkinin ni Juan kasi marami na ring nakikinig sa kanya, marami na ring sumusunod sa kanya. Pero alam ni Juan na ang katotohanan lang ang makapagpapalaya at makapagpapasaya sa atin. Alam ni Juan, siya'y isang tinig lamang. Hindi siya ang tunay na Mesiyas. Ipinaghahanda niya lamang ang Mesiyas ng daan. Hindi siya ang ilaw. Tagapagpatotoo lamang siya. Kaya nga po yung buong buhay ni Juan, nakaturo kay Jesus. Maganda po sigurong tingnan natin yung buhay natin ngayong panahon ng Adbyento. Lahat po ba ng ginagawa natin nakaturo kay Jesus? O bumabalik lang sa sarili natin? Kay Juan Bautista, sa puso ni Juan Bautista, kahit kailan hindi nanganib si Jesus. Kaya po magandang imahe na sa dulo ng buhay niya, pinutulan ng ulo, pinugutan ng ulo si Juan Bautista. Aba, hindi kaya siya nawala ng saysay sa pagpugot ng ulo sa kanya. Isinabuhay lang niya yung sinabi niya na, I must decrease, he must increase. Sa pagkatotoo namang sa buong buhay ni Juan Bautista, ang namayani, ang nagningning, si Jesus. Si Jesus lagi ang nangunguna kay Juan Bautista. Maganda po yung paanyaya ni Juan Bautista, makatotohan ang paghahanda. Maraming pagbabago yung hinihiling ngayong Pasko. Baka kailangang magpatawad. Baka isang buong taon o maraming taon mo nang kinikimkim yung galit na yan, yung sama ng loob na yan. Baka ang makatotohan ng pagbabago na hinihingi ng Pasko, pagbabagong buhay, para sa mga minamahal mo, para sa sarili mo ring kaligayahan, para sa kaligayahan ng mga umaasa at nagmamahal sa iyo. Makatotohan ng paghahanda. At ito po yung ibinibigay na halimbawa sa atin ni Juan Bautista. Kapag una si Jesus sa ating puso, magiging makatotohanan ang ating paghahanda. Ang karanasan ng Adbyento at ng Pasko ay tunay na mapagpalaya at tunay na maligaya. Ikalawa po, sinabi po ni Jesus na pinakadakila si Juan, pero mas dakila ang mga magpapasakop sa paghahari ng Diyos. Mas dakila ang mga magpapasakop sa kaharian ng Diyos. At sino nga po ba yung nasasakop ng kaharian ng Diyos? Nung nakaraang linggo lang po, Martes, sabi po ang mga nagpapasakop sa kaharian ng Diyos ay yung mga maliliit. The childlike, the little ones. Alam niyo po, maganda po yung larawan ng Pasko sa atin taon-taon. Birthday po ni Jesus yung pinagdiriwang natin, pero bakit hindi birthday cake? Bakit po hindi regalong may ribbon? Bakit po sa altar ng bawat simbahan, ang imahe ng Pasko ay isang maliit na bata, isang sanggol, walang kalaban-laban, isang sanggol na may hindi maipagtanggol ang kanyang sarili. Maganda pong paulit-ulit na ipinapaalala sa atin ito ng Pasko. At sabi po ni Pope Francis, why is Jesus ever young? Bakit daw po mayroong disposition si Jesus na tulad ng isang bata? Simple lang po, sapagkat si Jesus, lagi po niyang kinilala ang kanyang sarili bilang anak ng Ama. The disposition of sonship. At ito po higit sa lahat yung karanasan ng paghahari ng Diyos. Kapag katulad ng isang bata, ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang naghahari sa ating mga buhay. Ito po pala yung sikreto na magmukha tayong bata. Ito pala po yung sikreto para magaang ang pakiramdam ng isang bata. Ituring natin lagi ang ating sarili bilang anak ng Ama. Kaya nga dito po nakilala si Jesus, hindi sa kanyang mga himala, hindi sa kanyang mga kababalaghan. Sa dulo ng buhay ni Jesus dito sa lupa, kinilala yung kanyang pagtalima sa kalooban ng kanyang Ama.
habang nakabayubay siya sa krus, sabi po nung kawal, clearly, this man is the Son of God. Tunay ngang siya ang anak ng Diyos. Ang panahon ng Adbyento ay panahon po upang buksan muli ang ating mga sarili sa plano ng Diyos. Ipapakilala po sa atin si Maria, si Jose, sa mga susunod na mga araw. At wala pong kwento ng unang Pasko kung wala po ang mga tauhan na ito na isinuko at isinantabi yung sarili nilang mga pangarap, yung sarili nilang mga plano sa buhay para po matupad ang plano at ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, nangyayari po ito sa atin. Meron po tayong mga gustong mangyari sa buhay natin, pero para pong pinagsasarahan tayo ng mga pintuan. Para pong hindi natutupad ang ating mga pangarap, para pong gumuguho ang ating mga plano. Balikan lang po natin yung kwento ng unang Pasko. Yung kwento ng unang Pasko, meron pong mga pinaghari ang Diyos sa kanilang buhay. Dahil isinuko na nila ang kanilang mga sariling pangarap, isinuko nila ang kanilang sariling mga plano, ang sariling ginhawa, ang sariling kaligayahan, at hinayaan nilang matupad ang kalooban at ang plano ng Diyos. Yes, it is God's will. It is God's plan that will make us happy. Ito po yung tunay na karanasan ng paghahari ng Diyos. Kapag ang kalooban ng Diyos ay namamayani dito sa lupa para ng sa langit. Ngayon pong panahon ng Adbyento, inaanyayahan po tayo, tularan natin si Juan sa makatotohan ng paghahanda, sa pagkilala sa ating mga sarili, sa pagbubukas ng ating mga sarili sa plano at sa kalooban ng Diyos, upang tunay nga ang ating Adbyento ay maging banal, ang ating Pasko ay maging maligaya. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.